sta CCTV, e sto sito di chi la pita, se gira nei lì. Live con la sua Montelluca, da che tu possi Marisol, a zio la mano. Marisol. Tatlo nga ang kontrolado ng patay at 64 ang sugatan sa panibagong gulos sa loob ng maximum security compound sa New Guludud Prison na ngayon ay naka-red alert. Sa eksklusibong video na ito na ibinigay sa GMA News bagong alas 8 ng umaga kanina nang magkagulos sa loob ng maximum security compound ng New Guludud Prison, nagbabatuhan, tagaan at suntukan. Ang iba, ginawa ng panangga ang mga plywood o ano bang bagay na pwedeng pangdepensa. Sa isa pang video, kitang-kita ang rioting sa kabilang banda habang nagkakagulo sa labas ng Building 2 kung saan nagsimula ang gulo. Sa isang banda, meron pang kumikisla. Maya-maya pa, dumating na ang Bugler's 1. Pero hindi nila agad napasok ang lugar dahil sila man ay pinaalunan din ng bala at mga pana. Kaya pahirapan ang operasyon para mapatigil ang gulo. Pero may mga sinalubong sa kanila na mga tutok ng baril. Pagpasok ng mga viewer swap natin, umuulan sila ng pana. So may mga pana po, yung mga ice pick. Pagpasok ng ating mga tropa ay hindi kaagad-agad madaling gawin. Dahil nga po may mga lumilipad na patalim. Sa labas, bantay sarado ng mga pulis at ng mga taga-viewer ang gates ng maximum security compound dito sa New Guludud Prison. Sabay pasok ng ambulansya dito. Ang ilang empleyado ng Bucor nagsilabasan. Muli na naman palang sumiklab ang gulo sa loob ng maximum. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na nagkaroon na naman ng riot sa pagitan ng Commando at Sputnik dakong 8:30 ng umaga. Hindi malinaw kung ano ang mitsa ng riot, pero nagsimula ito sa Building 2 sa East Quadrant hanggang nagkagula rin sa iba pang building. Pero sa pagkakataong ito raw, hindi na lang mga matatalas o matatalim ang gamit ng mga preso, kundi mga baril. Tatlo ang kumpirmadong patay sa panig ng Sputnik. Sakitan na naman yung dalawang grupo at may mga nagtaputok pa ng baril na improvised firearms. May nakaupo lang na isang member ng isang komando, and then nasaksak siya by lumapit, and then everything nangyari na po yung kabuluhan, gumanti na. Ang ating Director General ay on the ground at on top of the situation. Ay sa kaanak ng ilang preso, pasado alas 8 ng umaga nang makarinig sila ng mga putok sa loob ng maximum security compound. 64 na preso ang sugatan sa insidente. Meron din mga sugatan ng miyembro ng Bugler at TNT, pero minor injuries lang daw ito. Pasado alauna na ng hapon, pero tuloy pa rin ang clearing operations sa loob ng maximum security compound dito sa New Guludud Prison. Sa katunayan, hanggang sa mga oras na ito, tuloy pa rin ang pagdating ng mga responde galing ng NCRPO, kabilang na nga ang K-9 at AOD unit. Bukod sa dami ng preso, napakarami rin daw ng mga armas na kailangan i-recover. Meron talaga silang tinatago. Kahit po gano'n tayo kaigting sa ating search operations, galugat operations, ay meron at meron pa rin dyan. Dito lang nakarang buwan, nagkaroon din ng riot sa loob at kinamatay ng 8 preso. Matapos ang insidente noon, nagsagawa ng open galugat kinabukasan kung saan samot-saring katalim ang na-recover. Kamakailan lang din ang inunsad naman ang offline bullet attack na layon sanang iwasan ang pangkat-pangkat sa loob ng kulungan. Inutusan na ni Justice Secretary Minaldo Guevara ang Bucor na magbigay ng detalyadong report tungkol sa insidente. Inatasan na rin daw niya ang NBI na magsagawa ng parallel investigation. Night 6:30 kanina ng gabi nang mamataan na naman natin ang isang truck ng mga pulis na pumasok na dito sa maximum compound ng New Guludud Prison at kasabay niyan, ang paglabas naman ng halos magkakasunod na ambulansya. Dahil alam mo Mike, doon sa 64 na sugatan 13, ang nasa kritikal na kondisyon at kailangang ilipat sa ospital ng Montelluca. Samantala Mike, bago mag-alas 6 ng gabi kanina kinumpirma ni Asip Chaklas na natapos na ang kanilang clearing operation na tanggalan ito dahil meron pa rin daw mga preso hanggang ngayong hapon ang nabatilas at hindi kaagad sumuko sa mga otoridad. Mike? Siguro ang pagtating tanong dyan, paano nakapasok yan yung ganyang karami at klaseng mga armas? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Abangan! Ilang pribadong dialysis center